Pinatay naman ang sariling manugang ang kanyang biyanan sa Quezon Province. Naibaling daw ng sospek ang galit sa ina ng asawa dahil sa selos. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sa masukal na bahaging ito ng Barangay Cadit, Buenavista, Quezon, natagpuan ng bangkay ng 50 anyos na si Anastasia Buenafe kahapon. Nagtulong-tulong ang mga pulis, bombero at mga rescuer sa pagkuha sa bangkay. Lalo't higit 16 na talampakan ang lalim ng mining hole kung saan nakita ang matanda. Sa imbestigasyon, 2 araw na walang biktima matapos magpakain ng alagang hayop sa Sitio Mangga sa Barangay Cadit noong Lunes. Agad itong inireport ng mga kaanak sa pulis. Tiyempo naman, may isang residenteng lumapit sa mga pulis at sinabing umamin sa kanyang sospek. Ang gumawa ng krimen, manugang pala ng biktima. May nag-appear dito si Mr. Ramil Nota na nag-reveal daw sa kanya yung inaanak niya na napatay nga daw yung biyanan niya. And then, di naman sumama sa kanya patakot. So that's the time na nagtanda kami ng operation. Agad na inaresto kahapon ng Buenavista Police ang 38-anyos na si Daymark Abresilio. Siya na rin mismo ang nagturo sa pinagbaunan sa biktima. Kwento ng sospek, sinakal niya ang kanyang biyanan gamit ang nylon cord tsaka inihulog sa mining hole. Crime of passion ang nakikitang motibo ng otoridad sa krimen. May pinagseselosan daw ang sospek at nadamay lang ang ina ng kanyang asawa. Sinusumbong sa biyanan niya, pati sa mga tiyuhin, pero hindi naman siya kumbaga iniintindi. Sobrang mahal niya dun sa asawa niya, hindi naman niya kaya saktan dahil may issue na may third party. So, to cut the story short, napagbalingan niya yung kanyang biyanan. Inihahanda na ang kasong murder laban sa sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.